Hi everyone! So ayan, ako po ay naimbitahan to share my quarantine experience with you. Ngayong season na ito na tayo ay kulong. Ayan. So first po na na-experience ko during this quarantine is that nalungkot ako. Yun talaga yun. Sobrang nalungkot ako. Though hindi naman siya sobrang lala. Pero may mga anxious thoughts. Like every morning when you wake up, parang anong ano nangyari, hindi ko na mapuntahan yung mga lugar na kaya ko naman puntahan before or hindi ko na magawa yung mga bagay sa labas na nagagawa ko naman lagi. Wala na yung friends, yung bonding, punta sa milky shop and all, and tas mga gatong ganyan pag mag-meet time ka. Parang suddenly, hindi ko na siya nagagawa. So, like, hindi na naman ako, pero yun po yung na-experience ko. Like, sobrang nalungkot ako and all. And of course, natakot din naman. Like, lahat naman po tayo natatakot ngayon. Pero, good thing na, ano po, na-overcome naman siya along the way. So, that's my first experience. Second is, natuto po ako na mag-explore to new things. Ayan, so, learn na mag-DIY ng mga pagkain, ganyan, or mag-DIY ng like pizza and pa ba? Though, may iba pa akong balak na gawin na hindi ko magawa kasi na-busy na po sa life. Na-busy tayo. Ayong quarantine, guys. Pwede pala yun, di ba? So, anyway, ayun. So, DIY ice cream and dalgona coffee and anything. I mean, food trip. Ganun po talaga ang nangyari sa family namin. Like, si Papa ko magugulat. Oh, ano na naman gagawin mo ngayong hapon? Ganyan, di ba? So, nakakatuwa lang po na, alam mo yun, parang ang daming natututo, ang daming kong natututunan during this quarantine. And I know, hindi lang po ako yun. Another thing is that I'm into furnitures. I'm into it. Yun yung, well, I'm on photography po kasi talaga. So, natutuwa po ako mag-picture-picture. So, ngayon po, mas natutuwa na po ako. Though hindi, natutuwa pa rin ako sa pag-picture. Pero natutuwa din po ako na mag-paint ng mga furnitures. Like, mag-restore ulit ng mga bagong bagay na hindi na pinakinabangan. So, I have my cabinet here na color white. Yeah! Ayan siya. So, there. Ayan. Yan siya. So, nakakatuwa na ang dami ko pong natututunan. Sorry, ang likod ko kasi. Ayan. So, nakakatuwa po na nagawa ko siya. I mean, sobrang amazing lang. Sabi nga ng tatay ko, magkakarpentero daw ba ako. So, sobrang amazing. Not just, hindi lang yun. Meron pa, yung ano ko din, yung kama ko din. Tinturan ko siya ng white. Then, I'm planning to buy dun po sa pinsan ko, may business sila na salamina. So, I'm planning to buy round wall mirror, ganyan. So, na may kahoy sa gilid. So, basta ang dami ko pong balak gawin at bilhin na furnitures. Pero, one at a time naman, syempre, diba? Ayoko naman mag-impulsive sa pagbibili. So, ayun, nakakatawa din. And, alam mo yun, basta parang, ano, parang ang dami ko lang natutunang gawin na bagay na hindi ko akalaing, alam mo yun, imagination ko lang siya. Naisip na magawa. Tapos, galing. Kasi, naging totoo nga siya. Nagagawa ko nga siya. Another is that, third experiences, ang dami kong encounter with the Lord sa mga books na binabasa ko. Well, of course, iba pa rin yung Bible talaga, di ba? Pero, I mean, finally, yung mga books ko na nabili last year pa, nabasa ko na ngayon. And very timely siya. So, thankful ako na ngayon ko rin lang sila nabasa. Kasi sobrang, alam mo yun, yung mga thoughts na pumapasok sa isip mo, yung mga books na nababasa ko, nagagamit siya para ma-overcome yung mga yun. Aside pa dun sa Bible talaga. So, nakakatuwa kasi naging active ulit sa pagbabasa, na kinuha ng business noong hindi pa nagko-quarantine. So, nakakatuwa. And I'm on my third book. Though, yung third book is medyo challenging siya. Kasi, na-challenge akong gawin talaga yung action point. Kasi sabi ko, sayang yung learnings kung wala kang, yung masasabing natuto ka sa isang libro kung
hindi mo nagagawa yung mga sinasabi nun. So, challenging po talaga and nakakatawa, nakakadagdag ng wisdom, daming matututunan. Another is that, ano pa po ba, yung giving sa pagbibigay. Nakakatawa kasi ang daming tao na nangangailangan. And the best time to sow o magtanim is magtanim sa mga tao is ngayong season ng crisis, ng famine, ganyan, di ba? So, nakakatawa po kasi meron akong experience na nung nakita ko yung picture nung isang matanda na nakumuha siya ng sobre dun sa na dun sa nalikom for that charity. Alam mo yun, nakita ko yung picture na yun, sobrang na-touch yung heart ko, naiyak ako. Na parang sabi ko, Lord, iba yung feeling na marami kang pera. Yes. Pero mas bongga yung feeling na nakabigay ka ng kung anong meron ka sa mga taong wala. So, alam mo yun, sobrang napahalagahan ko na yung perang meron ako is, at yung mga pasobrang meron ako, meron talaga siyang paglalaanan. Hindi lang siya para sa akin. And if I know how to handle my money well, mas dun tayo papagpalain ng Panginoon. And He is blessing us, not just for us, but para naging channel ng blessing. Another experience is that within the family, parang one thing I've learned that in times of problem, joy, crisis, paggutom and all, ang huli at una mo talagang pupuntahan o matitira sa'yo is yung family mo. So, this is the season that I've experienced to serve them more than dun sa ginagawa ko before. I mean, mas nagkaroon ako ng kake sa family ko during this season. Parang, this is the time to serve them. Though, mind you all, hindi perfect, ang dami pa rin pagbagsak, pero nakakabawi, nakakabangon. So, nakakatuwa na pagsisilbihan ko sila. And at the same time, nakakatuwa din na, alam mo yun, yung family mo talaga, siya yung una't huling makakasama mo sa mundong ito. So, this is the time na ikaw ang umiingi sa kanila. Parang, you don't mind. Parang, doesn't matter kung nagagawa nila yung role nila for you. Pero ikaw mismo, nagagawa mo ba yung mga bagay na yun? Yung best sa iba. Di ba pag nag-e-effort tayo sa mga best friend natin, grabe, di ba? Unlike sa family natin. So, ayun. Parang, yun yung pinaka-nakakatuwang na experience ko sa quarantine na ito. And marami po pong iba tayong may experience during this quarantine. And tip ko lang, if you are bored, I wanna tell you, mabibit mo yan. Mabibit mo yan, naalis mo yung boredom na yan. You just have to be active at maging creative. Ayan. So, tip ko sa'yo, kung wala kang resources, it's okay. Kung wala kang pwedeng, alam mo, ibang magawa dahil wala kang mga gantong gamit, ganyan, diba? So, pwede kang sa family mo, makipag-bonding ka, manood kayo ng Channel 7. Yan, Channel 7. Or face-to-face, the joke lang. Ayan, anyway, Channel 5. Yan, anyway, marami talaga, sobra. Or di kaya, magpa-challenge kayo sa family niyo. Yan, or ang tawag dito, mag-zumba party kayo, mag-exercise kayo. Marami naman itong magagawa. And kung may resources ka naman na good for you, perfect. Ang dami mong magagawa dyan. Kung may libro ka, go. Basahin mo na yan. Huwag ka nang tamarin. Or kung may mga lumaki mga gamit, kumpunihin mo. Ganyan, di ba? So, alam nyo ba na kung may resources ka, kung nakakaangat kayo sa buhay, maswerte kayo. Sobrang swerte nyo during this quarantine season. Kaya yung mga nagsasabi na bored na sila, please lang. Kaya nyo yan. Kaya mo yung malabanan. Ang dami nyo pwedeng gawin. Madami kang pwedeng magawa. Kailangan mo lang na hanapin yung passion mo, yung mga kinahiligan mo, saan ka masaya, and all. And, ano pa ba? Makipag-relate ka sa family. So, ayun lang naman. Yon, and God bless po sa ating lahat. And also, this is the time na magkaroon naman tayo ng pake sa ating
kapaligiran. So, kung hindi mo kayang, kung wala talaga ate, budget eh, na makapagbigay, pwede naman, if you can, sabi nga ni Katrio, nag-ray, di ba? Kung wala kang, it doesn't need the man, or naman kailangan na monetary, pwede naman act of service, ganyan, or words of encouragement, eh, ang dami, di ba? Let's use social media in a way na hindi magiging, alam mo yun, nakaka-down yung post mo, sana nakaka-lift up. Kasi every time na you lift up others, ikaw din na lift up. Okay? So, minsan, ito, one of the things na natutunan ko during this quarantine season, minsan, boredom din is a choice. So, not all the time naman. Pero, kung ikaw, again, sabi ko nga, may resources ka naman, and may internet ka, buo family mo, ganyan, di ba? Meron kang choice kung magiging bored ka or hindi. Another thing is, huwag mo hayaang maging idol ka. Kasi ilang beses na hinayaan ko yung sarili ko na maging idol, alam mo, wala kang ginagawa. Doon, mas maraming thoughts na pumasok na nakaka-frustrate at nakaka-depress. So, ilaban natin siya na huwag tayong maging idol. Mahirap ito. Pero, as long as nilalaban mo, tagumpay yan sa dulo. So, that's all.